Mga Karos, good morning. Good morning, good morning po sa ating lahat. Bali, May 22, araw po ng Lunes. Ito, balik trabaho po tayo rito sa ating ongoing project na 54 square meter. Yeah, matatagpuan dito sa Lumina Homes sa Phase 2. Yeah, update nga po pala rito sa project natin. Tuloy-tuloy lang po yung pag-install ng tiles. Tiles sa poste, tiles sa floor area, at saka yung ating welding job para sa mga gate and grills. So ayan mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to, ngayong araw ng Lunes. Yan, dito na tayo and enjoy watching po. Mga Karos, dito na po uli tayo. Yan, good morning sa ating client owner. Yan. Ito po yung mga nagawa namin noong Sabado. So kahapon, araw ng Linggo, day off po tayo. So balik trabaho po uli tayo rito. Yan, binubuksan po uli natin yung mga corner. And yung ibang mga hard deflex, ginagawa namin pang cover. Tsaka yung mga ating, bali mga ating scaffolding din, kinocover muna natin dito. Since wala pa tayong gate at hindi pa kompleto yung ating mga grills. And good morning muna, good morning kay Jamil. Good morning. Yan, good morning kay Jamil, kay Bilo, good morning. Good morning. Yan, good morning, good morning. Tsaka si Master Jojo nandito, good morning. Good morning. Yes. Tsaka si JJ, good morning. Good morning. Yeah, meron po tayong absent pa rin hanggang ngayon. Nagpaalam po si Louie tsaka si Kuya Dindo. So bukas, may gagawin po sila yata hanggang bukas. Tapos possible Wednesday, may pasok or bukas sila papasok na. Ayan. Bali rito, assignment natin, ganun pa din. Yung tiles sa poste, tiles sa flooring, kakabit na rin. At tsaka yung welding jobs, pagpapatuloy ni JJ. Yung sa gate at saka yung sa grills natin. Ito yung mga materialis natin. Eh, may cover po ng trapal. Mga bakal po yan na gagamitin para rito sa ating grills and gate. Buhangin natin. Tapos meron tayong flashing pala na hindi pa nakakabit. And check natin mamaya kung makakabit natin. Tapos tiles sa ating... marami ka pa bang tiles sa analog? Nandyan? Sige, magdadala tayo. Ayan, magdadala tayo ng tiles na ginagamit ni Bilog sa poste. Kaya marami pa doon sa bodega. Stockpile. Ito nga po pala yung mga nagawa na sa ating gate. Ayan, yan yung design. Paliwanag natin yung isa-isa mamaya. Para din sa mga nagtatanong tsaka sa nanonood. Bale, ito yung ipagpapatuloy rito sa interior. 60 by 60 kakabit na nila Master Jojo pa rin at tsaka ni Jamil. Okay, yan po yung assignment natin ngayong araw po dito ng Lunes. Dito sa ating bagong project na 54 square meter na Irene Row House. Tiles installation sa poste, tiles installation sa floor area, tsaka ito welding job. Punta tayo ng bodega, kuha tayo ng tiles na ginagamit po natin dito sa mga poste. Okay, tara. Opya. Yeah. Dito na tayo. Yan, dadalhin na natin to, itong natitirang isang bala ng speed cutter. 5 box na nga lang po pala yung ating yung ginagamit sa poste. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito naman yung sa cladding, matagal-tagal pa naman gagamitin to. Yan, nagdala muna tayo ng 3 box pa. Yan, tara. Yan, dito na tayo. Yan, kinukuha na ni Bilog isa-isa yung ating tiles. Yan, dinala na natin to. Yan, mas mabilis kasing pamutol po to sa ating angle bar. Medyo makakapal kasi yung ginamit natin dito. Kaya mabilis din na nauubos. Yan yung 3 box na dala natin. Yan. Yan, take a look. Tapos yan, si Jamil. Ayan, nagbababad uli ng ating tiles. Yung 60 by 60. Si JJ naman, pinagpapatuloy niya na po yung ating gate. Jay, may ano ka pa, cutting disc? Meron pa? Sige, magdadala na lang ako rito mamaya. Yung ano nga pala, yung mga tiles na 60 by 60, yung ginagamit nila rito, yan, dun sa unboxing, tinatabi lang namin palagi. Yan, para dadalhin ko doon sa pinagbilhan pag malapit-lapit na po na maubos.
Yan, marami pa naman. Marami pa i-stock dito. Ayan yung iba. Binuksan na nila. Saan na yung mga may lamat mo, Mil, dyan? Saan nakalagay? Ah, yun. Sa kabila. Ah, sige, sige. Ah, yan. Meron na naman. Di talaga niya. Di may iwasan niya sa price. Kasama na yan sa pagtatrabaho natin na mayroong laging binabalik. Ano naman yan eh, papalitan naman, basta ang tip ko lang sa inyo, kapag napahira na ng, ano, ng cement or adhesive cement, hindi na nila tatanggapin yan. Kailangan, makita nyo na kagad kung may basag or may lamat bago applyan ng adhesive or ng cement. Ayan na si JJ, kung ano po yung ginawa niya dun sa isa, same design lang. Tapos yung makikita niyo parang siwang dito. Ahabulin din po namin yung design niya sa taas para rito. Ah, masigla si Jamil ah, kumakanta. Shout out kay Idol. Yeah. Shout out always. Shout out always kay Idol. Injected tuloy yung oxygen. Ayan na. Injected. Injected na kayo. Lasing. Dapat di ka kasi naglalaro ng ano ka, ng nakainom. Bawal yun. Naglalaro ng liga, nakainom. Yan, ito naman yung gagawin nila. Ililipat naman po yung ano, yung mga naka-stock dito, doon naman sa area. Tapos ito naman yung lalatagan nila ng tiles. Nagpe-prepare naman si Bilog dito. Cemento, tsaka adhesive. Balik tayo sa bodega. Jaya. Yan po yung ano, yung panghasa ng bakal. Mukhang hasain na ni JJ yung ano, yung gate na ina-assemble niya. Sige, Jay. Bali, nandito tayo sa bahay. Ayan, shoutout muna kay Sir Andy Ramos. At tsaka shoutout din kay Ma'am Amy A. Cruz ng Longos, Zambales. Yan, God bless po sa inyo. Shoutout din kay Sir John Carlo Dagimol. Yan, shoutout din po kay shoutout din kay Mommy Abby and Baby Anya. Yan, God bless po sa inyo dyan. Nabati ko naman ng happy birthday si Sir Benji Bascuguin ngayong May 22. Yan, more birthdays po sa inyo and God bless din po. Meron lang tayo unting sasagutin na katanungan mula kay Sir Vince. Ano po daw mas magandang gamitin na kisame? PVC po ba or hard deflex? Pareha naman po silang ano, maganda. So, depending nga lang po sa preferred nyo kung ano yung pinakagusto nyo. Yung PVC, madali po siyang install. Medyo mas mababa din po yung labor cost niya dahil hindi na po ito pipinturahan. Alam niyo naman po, pagka pinipinturahan yung kisame, medyo matrabaho tsaka magastos din. Ang PVC panel naman po, medyo mahal nga lang po siya. Compare nga lang po natin sa isang piraso ng hardiflex board. Pero, diretso install na po ito after po ma-install. Bali, hindi na po natin siya kailangang pinturahan. Yun nga lang, pareha po silang may disadvantages. Ang PVC panel po kasi, was na magasgasan niyo yan, automatic papalitan niyo po yan. Pero ang hardiflex, ilang beses po siya mamantsahan, ilang beses din po siyang masira, napakadali niya pong i-repair at saka pinturahan. Bali, sa mga kisame na gumagamit tayo ng pricing board, medyo magastos lang. Sa PVC panel naman, hindi. Pero ang disadvantage, kapag ka nagasgasan or nagkaroon ng damage, automatic papalitan. So sana po nakapagbigay po tayo ng konting idea, Sir Benz. Hindi ko man po nasagutan lahat. Ayan, maraming salamat po. Wala naman po sa comment ni Ma'am Bambini Elise Panishers. Ayan, kung tama po yung pronunciation. Yung ginagamit po naming bubong dito po sa ating ongoing project, yero po to. Pero dun sa phase 3, PVC roofing siya. Bihira na po kami gumamit ng polycarbonate dahil alam naman po natin na madali po siyang masira. So, ang tinatagal lang po ng mga polycarbonate na nabibili po sa hardware store, 6 to 8 months, depende po sa location. Nagamit lang po namin ang polycarbonate, depende po sa needs din ng client owner kung gusto niya ng sunlight.
So, depende po. Pero kung kami po ang tatanungin, ang sinasuggest namin sa client owner, kung possible doon sa mga subdivision, na pwede po rito sa mga facade, yero or PVC routine na lang. Shoutout din kay Sir Paul Carl Savino. Ayan, wala pa po kami may papakita sa inyo regarding po sa pinto at saka samba. Pakiabangan na lang po kapag mag-install na kami ng one-bedroom partition dito po sa ating ongoing project. Shoutout din kay Ma'am Nene Saldana. Ayan, regarding po sa PVC roofing, yung tinatanong niya na PVC roofing na naka-install po sa ibang mga project natin, tumatagal din daw ba ito ng 20 years? Bali mga karohos, kapag bibili po kayo nito, may mga warranty po yan at saka may lifespan. So, doon sa napagbilang po natin, hindi naman po na sinabi na tumatagal siya ng 20 years. At hindi pa rin po tayo tumatagal ng 20 years sa ating servisyo sa construction. So, sa palagay ko, kung ako po yung tatanungin, depende po yan sa location. Dito po kasi sa Cavite, sample ko na lang, napakainit po dito. At minsan, lagi din pong umuulan. Kaya ang PVC roofing, hindi po siya tatagal ng ganyang katagal. According po sa aking experience. So, depende na lang po yun sa pag-a-apply natin at saka sa pag-maintenance natin dun sa bubong. So, ayan mga karo, sa balik-trabaho na po tayo. Ayun si Chanel. Gusto mo marap sa camera. Ayan, bigay update ulit tayo dito sa ating ongoing project. Tara, bye-bye na Chanel. Ito yung panghasa ng bakal. Grinding disc. Yan na yung design ng gate o. Ito yung nasa na ni JJ. Tapos nandito na rin yung ating tubular hinges. 2x2. Ito na yung sakop ng tile simula kaninang umaga. Nakaka-pang-anim na si Master Jojo. Okay, meron po na ganun ito. Meron po nag-comment tungkol dito sa nilalagay natin na spacer. So, marami pong klase ng spacer, no? Sa, bali, shoutout kay, kay Ma'am Lilia. Yan, may tanong siya bakit daw ba kailangan talagang lagyan ng spacer yung mga tiles. Yan, no? So, sasagutin natin yan. So, according dun sa mga experience natin. Una, para meron tayong room for expansion. Kasi kung magkakadikit po ito, kung magkakadikit po at walang gap, pagka gumalaw po yung lupa, no? Pag gumalaw yung lupa, yung area, yung flooring, may tendency po na magbanggaan sila. No? Kaya kailangan may gap. Yan, may gap. Diba? Yan. Meron po siyang gap. Isa yun, kasi lahat naman po ng lupa ay yumayanig, gumagalaw. Tsaka pagka lumindol. Actually, yung mga ano nga rin po, di ba, may spacing yan sa taas. Hindi rin po siya pwedeng yung mga kisame ay magkakadikit. Ganun din po sa floor tiles, mas mahalaga. Isa pang dahilan namin dito kung bakit may gap. Kapag may kapak, kapag tinanggal natin yung may kapak na tiles, yung tiles na yon ay hindi na makaka-apekto doon sa katabi niya. Kunyari ito, may kapak to. Tinanggal natin at ni-repair natin. Tinabitan uli natin ang panibagong tiles. Hindi na madadamay yung ibang area ng kunyari itong tiles na to, dito, tsaka to, ito, hindi na madadamay ito. Kasi kung magkakadikit yan, kapag may tinanggal kang isa, baka may possibility na matanggal yung mga 4 or 6 na piraso. Ayan, sana nakapagbigay tayo ng konting idea. Hindi man natin nasagot lahat. Ayan, shoutout kay Mama Lilia dun sa tanong niya. Maraming salamat po. Dito, you know? Ganda nito kapag natapos yung harapan ng bahay. Sa tiles pa lang, panalo na. No? Ay, kakabit na ni JJ yung ating double swing door na gate. Kung pansinin nyo, kahit dun sa wall, may mga spacer kami dyan. Di siya totally dikit-dikit na. May mga spacer yan sa poste. May spacer siya. Mas mainam na po, no? Kasi kapag kami natanggal o may nabaklas na tiles or may kapak, hindi na madadama yung ibang nakadikit. Yun ang isa sa
isa sa dahilan din. Pero yung pinakadahilan, dahil yung pagyanig ng lupa. Yan, syempre, mayanig to. Kapag ko dikit na dikit yan, walang allowance, or yung 0-0 na tinatawag, walang gap, may tendency po na mag-angatan. Yun, marami kayong mapapanood yan sa homebodies na mga nagpo-post. Isa sa mga problema, no? Pero ang isa talaga sa problema din yan, hindi lang naman po yun. Yung workmanship din, no, na tinatawag. Siyempre, yung pagkaka-install din ng tile setter, kung hindi rin po siya masyadong ma-experience or maalam sa pagkakabit ng tiles, pwedeng mangyari yun. Ayan, kaya tip namin sa inyo, kahit gaano pa kaganda po yung tiles na kinakabit nyo, lagyan nyo ng, ano, ng spacer. Maganda kasi tingnan kapag wala, lalo na sa semi-granite. Walang gap, maganda tingnan. Para siyang granite or para siyang marmol. Pero kailangan may gap talaga. Yun ang mahalaga. Ayan, merienda muna. Ayan na si Jamie, kumuha na ng merienda. Okay, merienda po muna tayo. Si JJ, umpisahan niya na. Kaka-gate na to. Yan, mga karos, kakatapos na natin na mananghalian. Tingnan niyo yung weather. Grabe, ang itim ng ulan. Manigurado to ulan. Lalabas nga pala kami ni Mrs. kasi si Ma'am Tep, yan, nagpa-ano po siya, nagpa-merienda. So bibili tayo ng merienda. Tapos bibili rin sana ako ng solid door na hamba tsaka pintuan para dito sa ating project. So isang pintuan lang kasi, one bedroom partition lang. Pero tatansyahin ko kasi tingnan nyo naman, no, baka umulan, mababasa po yung bibili natin materialis. Tapos dadaan din tayo sa may all home para bumili na po ng gas stove. Yan, tara, medyo ano pa, wrong timing yung alis natin. Let's go. Yan, grabe yung ano, yung ulap. Kinansel na lang namin ni Mrs. Ayan, paalis na sana kami. Oh, napakadilim eh, no? Kita nyo. Bali, papaulanin na lang namin. Kung magtatagal yan, baka cancel na muna. Saka para ano, mamonitor ko din yung bahay na ginawa namin. Lalo-lalo na rito sa bodega. Mamonitor ko kung magkakaroon po ng leak at saka tulo. Tsaka din din sa ongoing project natin. Yan, balik muna tayo. Balik muna tayo sa bahay. Eh, maambo na. Yan, na-cover nga yung harapan namin. Trapal. Ito, mga karos, mukhang di na tayo makakaalis. Mag-aalas 3 na rin po ng hapon. Bibigay muna tayo ng update dito sa ating ginagawa. Yan, ito yung sitwasyon dito. Kahit malakas yung ulan, pinagpatuloy nila yung trabaho dito. Yan, si JJ ginagrinder na yung sa poste. Ayan yung sa gate natin. Tapos tuloy lang din yung installation itong ating mga poste rito. Check din natin to kung may ano, kung may tagas to, lakas ng ulan, oh. Yung dito sa labas, ayos naman. Na-check na natin to nung nakaraan. Yung dito sa gitna, ayos din. Tapos dito, ayos naman sa extension. Kadalasan yan talaga yung minomonitor natin kasi gawa natin yan, sa extension. Wala naman siyang tagas. Lalo-lalo na rito, syempre, kailangan makita natin yun.
Yan. Yan, bali, wala tayong ano ngayon kasi hindi kami nakalabas. Bawi na lang bukas. Okay na, Jay. Pwede na. Paalis naman tayo ngayon, mga karos. Ito kasama natin si Mrs. Bali, bukas na nga lang po natin ibibili ng merienda yung tropa. Dahil alanganing oras na rin pagbalik natin, baka uwian na. Hindi natin alam kung aabutan pa natin yung tropa dun sa site. So kailangan kasi natin makaalis para dun sa pintuan, kailangan mabili ko para bukas dire-diretso yung trabaho. Tsaka dadaanan na rin natin yung gas stove na napili ni ma'am dito sa All Home, sa May Vista Mall. Okay, tara, let's go. Ayan, dito tayo sa Tile Center, dito sa SSGRTA. Ayan. Dito ko pinareserve yung pinto. Bali, simple lang yung pinto. Ito lang, yung ganito. 70 by 210. Madali kasi itong ano, pinturahan. Tapos less maintenance pa. Bali, yung ano, wala sila. Hindi available dito yung pinakahamba niya. Ate, magkano po? 5,200. Yan, tinatali na lang to. Yan, timing lang din tayo. Yun nga lang, pahapon na. Ayan na, sumisikat na yung araw. Yan, okay na tayo rito. So dito naman tayo sa hardware. Ito yung binili natin, solid door din na hamba. Umili na tayo ng lever type na door na bali bronze color po to. Bronze yung ano niya, yung kulay. Tapos ito, bumili na rin tayo ng bisagra. At saka 532 na drill bit dalawa. Yan, pa-explain namin yan kung saan gagamitin bukas. Bali, yung binili natin dito is 3,770. Tara! Pangski! Hey, Pangski! Top up! Na si Pangski na daanan natin. So dito naman tayo sa Vista Mall. Ito tayo sa All Home. Okay, tara, let's go. Okay, dito na tayo. Ito yung ating binabalik-balikan dito. Yan, kagaya rin to nung binili natin at ginamit dun sa nasa phase 3. Yung nilagay natin dun sa counter, kitchen counter. 2 burner yan, no, pare, no? At saka isang hot plate. Yan, La Germania yung tatak niya. Okay na. Yun. Ayan na yung ating gas stove. Yan, okay na. Pre, thank you. Salamat, salamat. Yan, bali, 15,420. Yan. Kagaya rin yan nung ginamit natin o yung binili natin sa phase 5 tsaka dito sa phase 3 na naging project natin. Yan, tara. Pabalik na kami ni Missy sa Lumina. Ayan o. Medyo gumaganda na rin yung weather. Sakto lang talaga yung labas din natin ngayon para hindi mabasa itong ating pintuan. Bali, pa 4:30 pa lang po ng hapon yan. Makakapag-update pa ako doon sa mga nagawa nila. Okay, let's go. Tara. Bali, ito mga karos, dito na kami. Ayan o. Medyo gumanda na yung panahon. Ayan o. Ito yung dala-dala natin na solid door, hamba, yung pinto at saka itong hamba, dadali na namin dyan sa loob. Tapos ito naman pong gas stove. Tapos itong maliliit na mga binili natin accessories, doon muna ito sa bodega. Yan, kung kailangan na, saka natin dadalhin dito. Yun, inabutan pa natin yung tropa. Time check, 4:40 na ng hapon. Ayan na, si Mrs. kasama na natin. Tapos ito yung tinatrabaho ni JJ. So nakikita niya yung design niya, mukha siyang bitin dun sa taas. Gagawin po rin namin yan dyan sa taas. Hindi, kung ano yung ano, kung ano yung ganyan din. Para ano, ano sila, uniform. Papasok si Mrs. dun sa loob, gusto niya daw makita. Ayun ang ibang ginagawa ni Bilog. Meal pa hinaan niya, ano, ano? Sounds. Eh, napinatay na pala. Ha, Joy? Wala pa. Sige na, kung anong gusto mo makita dyan. Si ano, si Basita.
Jamil, nandito na yung masita. Opa, opa, huwag kang namapak dyan. Ayan, yung toilet and bathroom. Ito na nga po pala yung update sa mga nalalatagan nila ng tiles. Tapos medyo marami-rami pa yung area. Doon pa sa ilalim, ganyan na din yung gagamitin. May sirawa tayo rito. Tapos bukas, ipapa-final na natin yung bilang ng mga tiles para sa flooring. So, may tira pa rito, ayun o. Tsaka dito. Kanina kasi umulan, dapat dinala ko na yung ano, yung mga tawag dito, yung mga may bungi na tiles. Kaso nga lang, baka mabasagan sila. Yan, kaya para isang lakad na lang bukas. Ayan, meron pa yung dito. Pa ba ganyan? Oo, yun. Meron pa yung dyan, bar counter. Yan yung ano na yan, pa ganyan na lang yan. Pahalang. Tapos wala na rito. Yan, wala na rito. Sa dining. Dining area ito. Dining area. Kwarto. Kwarto, yan. Ayun isang buo? Oo, yan. Hindi, hindi isang buo. Simula lang dyan sa gitna, abante rito. Tapos sa living area dito, tapos nandyan yung TV console. Hindi pa pala natin nakakabit yung flashing doon kasi umulan, pero pinapa-priority ko na sa kanila yung kanina. Nga lang umulan eh. Pero ang good news naman, okay naman tong unit. Wala pang flashing yan, pero lakas ng ulan kanina. Hindi natin nakakitaan ng bakas or ng mancha ng tubig. Ibig sabihin wala siyang tagas. Yan yung gate. So, maliles na yung aming pagharang dito sa tuwing uwian. So, may gate na. Ito na yung isusunod. Ayan, mga karosawian na. Yan lamang po muna yung mga naganap ngayong araw po ng Lunes. So, tingnan natin bukas kung makukompleto na yung buong tropa. Uwian na, uwian na. Ayan, kita-kita tayo sa susunod na video, mga karos. Ayan, God bless po sa atin lahat. At syempre, ingat po palagi. Okay, paalam po muna. Let's go.